Kayo ba'y may karamdaman matagal nyo nang di nalulunasan? Ito na ang programang tutulong at sasagot sa inyong karamdaman, Tagumpay sa Kalusugan. Mga paliwanag at patotoong magsisilbing gabay tungo sa matagumpay na kalusugan, Tagumpay sa Kalusugan. Ihahatid ng Tagamen, Inventor Professor Tagumpay Mendoza Gonzales at konsultasyon sa Himpapawid, kasama si Dr. George Carpio at Joey Colyantes, Tagumpay sa Kalusugan. Biyernes, alauna imedya hanggang alas dos imedya ng hapon, dito sa RMN DZXL 558. DZXL 558. RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan. At extra large sa serbisyo publiko. Ikaw ba ay may reklamo? May problema sa kalusugan? Hanap buhay? Trabaho o ano bang mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa SSS, GSIS, PhilHealth, NSO, PIVAW, at iba pa? RMN, Sentro, Serbisyo. Ito ang sandalan mo. Eli Saludar ang tutulong sa'yo. RMN, Sentro, Serbisyo. Dito sa DZXL 558. Maaasahang public service. Okay, mali, magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. May pe-araw ng Tuesday, June 4, 2019. Ito na po ang RMN Sentro Serbisyo sa umaga. Ako pa rin ho, yung Radyo Man Eli Saludar. At Radyo Man Jenny Pahilanga, magandang umaga po ng Martes sa inyong lahat. Good morning sa iyo, partner. Okay, good morning. At bukas, Idil Fitr. Ay, oo pala. Pista opisyal. End bukas, of Ramadan. Inaasahan na hindi po matrapik ha. At maluwag sa MRT. Bukas eh. So, pwede kang umupo. Makakaupo ka niyan from north to Guadalupe naman, Station. Partner. Naku, may kukwento pala sa partner kahapon. Mm-hmm. Isip na naman ang MRT kung paano maayos daw yung kanilang pila. Yung dating dalawang pila, ginawang napakahabang isang pila, partner. Dahil yung gitna na dating may pila ay ginawa nila for lane sa mga walang bagahe. Mm-hmm. Maraming nagreklamo o binalik na naman nila ngayon yung dalawang pila. Ay. Kung ano-anong naiisip, partner. Ayun. Siguro bago i-implement, pag-isipang mabuti. Ang solusyon dyan, partner, bilisan nyo yung mga bagon nyo. Damihan, dagdagan. Oo, may hinihimatay. Tsaka huwag kayong tatagal ng tigil sa mga istasyon. Mabilis, partner. Ayun. So, yun ho, magandang talagang yan po ang dapat na gawin. Eh, dagdagan po yung bumabiyahe. Oo. Kaso, ang gagawin po ng DOTR, magdadagdag po ng premium taxi. Kaso, partner, paano naman sa baba? Eh, kasi dito nga ho, sa Metro Manila, madalas po natin mapakinggan. At ako rin ho, sa ating obserbasyon, talagang yung volume eh. Diyan sa EDSA, partner, sa EDSA na lang, walang aksidente. Oo. Ano ba, walang aksidente pero ang traffic pa rin. Kaya nga, partner. Yung volume sa dami ng sasakyan. Yung dagsan ng ganong oras, partner. Wala kang pipiliin kung mananakay ka araw-araw. It's either sa baba or sa taas. Mas pipiliin mo pang kahit na siksi ka na sa MRT. Medyo advance siya, partner, ng mga 30 minutes. Correct. So, yun nga ho. Talagang grabe ho. No? Ewan ko kung ano ba mga kaisipan nila dito ho sa isyong ito. Kasi eto merong Facebook account ang DOTR partner. Nag-comment ako, nagbigay ako ng komentaryo. Ba, isang Eli Saludar. Nabasa ko kasi nagulat ako nung nagpunta si Pangulong Duterte sa Japan. Ibinibida nito ng DOTR sa kanilang Facebook account na nasa litrato si Secretary Arthur Tugade ng DOTR. Ito raw, aga-aga nagkaroon ng breakfast meeting kasama yung Toyota Motor Corporation Deputy Executive Officer. Sino ba? Susumu Matsuda. Pati yung mga pangalan nila. Toyota Motor Philippines Corporation, yung Vice Chairman Alfred T. Mga Japan. Kanilang pinag-uusapan
yung posibilidad na partisipasyon ng Toyota sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng DOTR. Kasama ho rito yung implementasyon daw ng premium taxi operation dito po sa ating bansa. So, nag-comment ako. Anong sabi mo, partner? Eh, ang problema sa trapiko sa Maynila, sobra-sobrang sasakyan ngayon. Sobra-sobra na yung volume eh. Tapos, dadagdagan pa ng premium taxi. Ako po, naloko na. Yun ang sinabi ko. Wala na, partner. Sumagot. Okay naman. Sumagot naman ang DOTR. Anong sabi sa iyo, partner? Sabi, noted po. By the way, so, yung ang kanilang, ito ang sagot ha, sandali ha. Sige, habang nakikinig sa atin si Jenny Bala ng Peso Quezon City. Ms. Jenny, saglit. So, kasi ang sinasabi nila, sa 15 cars, halimbawa, may 15 cars na, halimbawa, may premium taxi. Oo, partner, sa baba. Halimbawa, may sarili akong sasakay ako ng premium taxi. Ako, mananakay ako. So, 15 tayo. So, may 15 raw na mapapahinga. So, ibig sabihin, ang sinasabi nito, yung mga pribadong motorista, imbis na gamitin yung kanilang sariling sasakyan doon na lamang. Magpipremium taxi. Oo. Pero kung ako may sariling sasakyan, bakit ako magpipremium taxi? Kasi, partner. Hindi. Ganun din. Lahat ng gamit ko, dala ko, kung saan ako, anong oras ako. Yung ganyang premium taxi, partner, kung kailan mo kailangan, wala yan. Iyon. Problema. Kasi ang sinasabi raw, masyadong malayo yung kanilang sagot dito. Yeah. Dito po sa ating tanong, mga kasama. Kaya yun ho. Mukhang binalikan ko yung Facebook nila, partner. Oo. Mukhang binura nila yung sagot nila nung una. nagkamali. Hindi kasi talagang idinabati ko eh. Hindi, mali yung basihan nyo na kung may 15 premium taxi, tapos yung mga pribadong, ina-assume nila yung mga may pribadong, yung mga pribadong motorista may sasakyan, pwede taxi. So, iiwan ang taxi sa bahay. Bakit ganun? Hinuhulugan ko yan eh. Kaya ka nga. Ba't hindi ko gagamitin yan? At saka yung convenience mo na ando yung mga gamit mo. Kasi okay, sinasabi, hindi, diba? Parang di rin mahirapan sa parking. Di bali na. Biro magta-taxi ako papunta at pabalik sa bahay. Gastos yan. Tapos buti sana ko isang click mo lang andyan na yung taxi. Hindi naman din. Ako pagrasawa nako Mario Joseph. Kalokohan yung proyekto ng DOTR, no? Pasensya na po ah. Mm-hmm. Ang pinaka solusyon, ayusin po natin yung ating mass transport system dito sa ating bansa. Yung transportasyon na talagang marami nakasasakay. Mm-hmm. Tulad po ng MRT at LRT. Yan po. Okay, ito na ho. Sa ating mga listeners, yung mga walang trabaho at yung mga may trabaho na gustong lumipat po ng kumpanya, mag-iba po ng trabaho, ito na po, yung mga taga Quezon City, partner. Importante. Saan dito, partner? Quezon City. Quezon City naman tayo ngayon. Sige, ikaw na, magpakilala ka na, partner. Na. Katukayo ko, partner, si Ms. Jenny Bala, Client Assistant Aid ng Peso, Quezon City. Katukayo, Jenny. Ms. Jenny, good morning. Sina Radyo Man Eli at Radyo Man Jenny. Yes, good morning din po sa inyo at sa lahat ng listeners po ninyo. Ganda umaga po. Kumusta na ang Peso Quezon City? Siyempre, si Mayor Joy na. Yes, ma'am. Oo, ganun pa rin po ang Quezon City Peso. Always pa rin pong nag-accommodate ng mga aplikante para sa mga job seekers po. Everyday po dito po sa Peso office. Yan, mabuti naman. So ano ba ang ating mga may pagkakalob sa ating mga tagapakinig, lalo na sa mga taga Quezon City, yung ating mga job openings or meron pa tayong plano na jobs fair, Miss Jenny? Yes, ma'am. Magkakandak po kami ng mega job fair this coming June 21 at dito po sa covered walk ng Quezon City Hall. Mag-start po ang job fair ng 8 hanggang 3 p.m. po. Ang mga available na trabaho po bagger po, stock clerk, cashier, utility clerk, stock RDU. Open po yan para sa mga sa mga mall. Pagdating na po sa mga food chain, mga service crew, dishwasher, kitchen staff, cook. Meron din pong driver, encoder, office staff, accounting staff, field interviewer. Para po sa mga hotels and ibang establishment po like Meralco, PLDT, meron pong housekeeping, busboy, and then meron din pong massage therapist, call center agent,
Meron din pong driver, messenger. Mm-hmm. Meron din pong motorized at saka po yung foot messenger. Mm-hmm. At the same time, production worker at saka po sewer at saka po yung mga managerial at saka supervisory position po, ma'am. Yun. Welcome po naman po silang lahat pumunta dito sa Peso Office. Just in case wala pa po yung ating job fair, magdala lang po sila ng bio data or resume po, ma'am. Mm-hmm. Doon po sa mga kababayan natin na gusto mag-apply, exclusive din ba siya sa Quezon City, mga taga Quezon City, o pwede rin pumunta po yung mga taga malapit sa ating lungsod dyan? Lahat po, ma'am. Welcome po sila lahat pumunta sa Peso Office. Ina-accommodate naman po namin sa kahit hindi po taga Quezon City, yon. Sabagay, mga ilang-ilan lang yan. Kasi halimbawa, baka may mga kamag-anak, kaibigan. Uy, dyan tayo, sabay na tayo mag-apply. Mm-hmm. Kasi may mga ganyan na barkadahan o magkakaklase. Uy, sabay na tayo mag-apply dyan, ha? Di ba? Yung baliwala ko yung layo ng bahay. Opo. Pero, pinapayo pa rin natin sa ating mga kababayan, pinakamasarap po mainam na magtrabaho malapit sa bahay. Yun, importante. Ganyan sa traffic, stress, ha? Hindi ka stress partner. Kung taga QC ka, mas maganda, dyan na rin sa QC ang trabaho mo, di ba? Tama. Mm-hmm. Kasi ako, taga QC ako eh, Ma'am Jenny. Ako rin, partner. Dito, kami, dalawa, taga QC. Dalawa kami, taga QC. Tapos dito, ang station namin sa Makati. Mm-hmm. Oo, grabe. 2 to 3 hours, araw-araw, papunta, tapos pabalik pa, ganun din. Oh, diba? Ganda. So, 4 to 6 hours ang nawawala. Sa aming buhay. Sa atin, sayang. Ay, nako. Kaya nga, gusto nga namin, ana, sana malipat yung station namin sa Quezon City. Kaya lang marami magagalit sa amin. Kasi marami din tayong mga taga-Cavite rito na kasama. Taga-Cavite. Okay, so, yun na, yung ating mga listeners. At ilan ba yung, ano, yung mga bakante? May job fair sila, partner. Okay, ay, job fair. Mm-hmm. So, lahat punta sila, mukhang usong-usong nga ng job fair, ha? Opo, sir. Kasi lalo nga Independence Day, di ba, malapit? Opo, diyan tinatao nila. Opo, graduating students ngayon. Welcome po silang pumunta para sa ating ano po, Mega Job Fair. Mm-hmm. It's coming June 21. So, sa Job Fair dyan, no, June 21, opo, meron din mga pang-abroad. Opo, sir. Saan banda? Anong mga bansa? Middle East po, Taiwan, may Hong Kong, may Singapore, may Japan po. Production worker, mga skilled workers po, nangangailangan sila. Oh, sa Japan, maganda dyan, partner. Oh, Japan. Opo. Kasama ba dyan yung ano natin, sa job fair natin, yung mga overseas natin, Miss Jenny? Opo, ma'am. Mag-invite po ako ng mga 10 overseas company and then 40 local company po. Oo. Saan nga ito gagawin, Miss Jenny? Ito po sa Covered Walk ng Quezon City Hall, ma'am. Covered Walk. Mega job fair natin yan, ano? Opo, ma'am. Oh. Ayun, Okay, so imbitahan mo po muli, no, yung ating mga kababayan, lalo na yung mga taga Quezon City o yung mga kapitbahay ng Quezon City, na pwede ho silang lumahok at siguro damihan nila dala ng resume o by data. Opo. Sige, paki-invite sila, Ms. Jenny. Sige po. Sa lahat po ng tagapakinig at mga interesado at magkaroon ng trabaho, magkakaroon po ang Public Employment Service Office ng Quezon City ng job fair. Mega job fair is coming June 21 at 8 a.m. to 3 p.m. Pumunta lang po kayo dito sa Quezon City Hall. Doon po gaganapin dito sa covered walk ng Quezon City Hall. Magdala lang po kayo ng mas maraming bio data or resume, mas maganda, para po makapag-apply po kayo sa iba't ibang klase ng establishmento. At para po makita ninyo kung saan po kayo maka-qualified at sisiguraduhin po natin. At sana po, at siyempre tulungan din po natin sana ating mga sarili sa tamang pagsagot sa mga employer para pag-alis po natin ng araw na yun, magkakaroon na po tayo ng trabaho. Ay, oo, tama yun. Apo, okay. Sa mga interviews. Apo, okay. Ma'am Jenny, salamat ha. Thank sa iyong you. Oras. Salamat. At i-cover namin yan ha, sa June 21. All right. Okay, salamat. Andiyan na yung ating radyo man, Brian Ramos. Oo. Salamat. Thank you. Okay, mga kasama, yan po si Miss Jenny Bala. Yun. Ng Peso, Quezon City. Ikinukomit ko na si Radyo Man Ronnie Ramos. Ay, oo naman, partner. Lagi naman yan. Malakihan yan eh. Na mega job fair. Mega job fair. At malakihan, syudad, yung Quezon City. Sa atin. Mm-hmm. And speaking of mega job fair, partner, ang city government of Makati rin ay magkakaroon ng mega job fair. Yun, sige. Pero June 21 sa Quezon City, dito sa Makati, kailan? Sa Friday na. Hoy, June 7. Nako, malapit-lapit na ho ito, ha. So, paghandaan nyo na ito sa mga taga-Makati at siguro naman ay
Libre, pwede rin dito yung mga kahit na hindi taga Makati. Ah. Ay, oo. Partner, sa dami nito. Dami. So, ito pong sinasabi na mega job fair. Naghanap ka ba ng trabaho? Ah? Nako, punta na ho kayo dyan sa June 7, 2019. Handog daw po ito ni Mayora Abby Binay. Siya kasi pa rin. At ng Public Employment Service Office o PESO. Mm. So, mega job fair. Nagaganapin nga po ito sa Ayala Malls Circuit Activity Center, second level. Ayan, Biyernes, June 7, Biyernes, 2019. 10 a.m. ang simula. Yan. Mm-hmm. So, para saan yan? Partner, sinasabi kahit saan. Bukas daw ito, partner, mga kasama sa lahat ng residente o hindi residente ng Makati. Yun. Siyempre, magdala po kayo ng ballpen at maraming copy ng inyong updated resume o biodata. Mag-apply po. Pwede rin pala mag-apply, partner, yung mga PWD. Yung mga may kapansanan. May mga kumpanyang inibitahan po ang pamahalang loan sa magbibigay ng oportunidad dito. Ayun. Sige, pwede, dami nito, partner. Sige, pwede natin isa-isahin yung mga ano. Oo, yung mga mega job fair. Ito yung mga kumpanya ho na mga pwedeng mag-apply. Mm-mm. Pero siguro ang maganda, ang banggitin natin ay yung mga posisyon. Posisyon na lang. Ayun na lang. Sige. Ha. Sige. Oo. At partner, invite din natin sila. We're looking forward kasi we have coordination sa PESO Makati with Sir Ryan and si Ma'am Visha. Baka ako hindi bukas, sa Thursday. Sa Thursday. Kasi holiday bukas. Oo, oo. Magkakaroon ng booth doon ang DZXL Radyo Trabaho. So, pwede nyo kaming puntahan doon. Yan, sina Miss Lou, sila Radyo Man Ronnie, Sir Glenn, partner at iba sa ating si Angel, no? Ating radyo man sa June 7 dahil magkakaroon po kami ng booth dyan. Okay, partner, ito yung mga ilang trabaho. Unahin ko yung service crew, sales associate, driver, office staff, merchandiser, beauty consultant, construction worker, gardener, receptionist, admin assistant, ba partner, kailangan din ng nurse, housekeeping mga kasama, cashier, field interviewer, barista, audit officer, engineering officer, accounting assistant, branch manager, assistant manager, purchasing assistant, office clerk, cook, stockman, customer service associate, management trainee, marketing officer, design associate, front desk associate, fitness trainers, optical technician, and property consultant partner. Dami. Kailangan. Property consultant. Eh. Oo. Okay. Ano ba tawag yan? Salesman? Ano ba yan? Property sales consultant. Sales agent? Ano ba may mga, dati pa may mga ganyan, di ba? Oo nga eh. Nagbibenta ng lupa, kung lupa, ano, kondo. Oo, oo. Pero ang ganda ng datawag, partner. Property, no? Consultant. Property consultant. So, ang daming mga ano, no? Nag-iiba-iba yung mga pangalan. Oo nga eh. Sumosocial. Di ba? Iniiba eh, no? Parang, at least eh, ginagawang parang mas... iba yung, maganda yung dating, iba ang dating, partner. Oh. Ay, property consultant. Parang dati, partner, hostess. Ngayon? GRO. Guest Relation Officer. Yan. Ano ba yung dati? Tawag doon? Hindi, partner. Hostess eh. Yung, may mga tawag pa dyan, di ba? Hindi ko siya. Basta mga guest, front desk officer, ito, mga ganyan. Property consultant. Ang ganda po, ang ganda, di ba? Ano, sabi, anong trabaho mo? property consultant. Ano yun? Right. Anong trabaho nun? Nagbebenta ng kondo. House and lot. Ayun. Pinaganda, di ba? Kasi, kaya naman, kasi dito may listahan, partner. Oh, yung may mga, ito may mga, no, mga real estate, ano pala, no? Company. Yan, marami. Na kasama, tsaka yung mga, kung ano, mga fast food chain. Yan, kaya kailangan, service crew. Ito, pati ito, sales associate. Yan. Tawag, ha? Oh, ang ganda ng trabaho mo. Anong trabaho mo? Sales associate. Aba. Parang ano, parang sa ano, sa law office, partner. Ah. Di ba yung mga associate? Mga tawag-tawag. Oo, pero... Mga kapo-abogado, di ba? Oo nga. Pero ano naman ito, partner? Law partner kaya, na mga ganun, di ba? Oo. Ito, sales associate. Pero ito pala ay... Nagbibenta rin yan ng lupa. Tsaka mga iba't ibang mga property. Ayun. Parang yung sales associate, parang ano rin yan, property consultant. Oo. Ayun. Customer service associate. Ayan, ganda, diba? Okay, so basta kayo ho, depende ho ito sa inyo, no? Sa inyong pagnanais na gusto niyo po. Ito yung sa service crew. Mm-mm. Marami ho na mga ano, no? Iba't ibang mga fast food chain dito.
Marty, magdala daw sila ng... Ande, may help desk pala, partner, ang Pag-ibig doon tsaka Peel Health. Oh, sa mga bagong ano, mag-apply ang partner. Kasi yung mga wala pa silang ano, hindi pa sila miyembro ng Pag-ibig Fund o Peel Health. Yun po, matik yan. Siyempre siguro kapag sila po yung natanggap, punta ka na ron sa desk para magkaroon ka ng Pag-ibig number lang naman yan eh. Mm-hmm. Tapos sa PhilHealth, magre-register ka na para pag nagtuloy ka na sa pagtatrabaho, yun, magbabayad ka na. Tama. Member ka na ng PhilHealth. PhilHealth. Partner, tumawag sila, mga kasama, tawag na po kayo ngayon sa 870-1230 at 870-1226 ng Makati Peso para sa inyong mga concern. Okay. So sa Webes, subukan natin makausap mismo Yung taga Peso Makati. Yung kagandahan lang po kapag dumadaan po sa peso yung mga kumpanya legit yan. Na-screen na po nilang mabuti yan, kompleto po yan lahat yung mga benepisyo na dapat maibigay sa mga empleyado. Yun na ibibigay yan. Tama, partner. Lahat kompleto po ito, kaya yun lang po ang kagandahan. At dahil din po dito po sa pagnanais ng DZXL Radyo Trabaho na makatulong po sa ating mga kababayan, talaga minabuti natin na maging katuwang ang peso. At magkakaroon tayo doon, partner, ng ating booth. Yes, hanapin niyo po ang DZXL 558 Manila Radyo Trabaho. Hanapin niyo ron si Radyo Man Jenny. Ay, wala tayo doon, partner. Wala. Si Radyo Man Ronnie Ramos. Ronnie Ramos na lang. Ayun. Anong vital statistics, partner? Alamin nila doon, di ba? Parang isang pahulaan, ha? Ha, pahulaan, no? Ronnie Ramos. Sige, may premyo pag sino makahula. Ayan, abangan. Okay, sandali lang mga kasama. Magkapaalala muna tayo. Ang oras na natin, 10:43. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule. Mark Janis Salvilla, 43. Taga-Buluwang naman siya. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Sandon Plus at nagaling ako. So, sa mga listeners, try nyo gumamit ng Sandon para gumaling din kayo. Keep buying and try mag-take ng Sandon Plus. Kayo rin, mag-Sandon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sandon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Narito ang isang patunay ng sarap at bisa ng Nature's Soya Coffee. Ako si Mervilyn Gragasin, pananakit ng sikmura sa umaga at gabi ang iniinda ko. Pero noong Nature's Soya Coffee na ang kape namin, nawala ito, masarap pa ang tulog ko. Kape mo ng kafe, Nature's Soya Coffee. Mabibili sa mga suking butika. Mahalagang paalala, ang Nature's Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula sa number one na Smart Dishwashing Paste. Ang galing! With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibig, paano niyang maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Unang Liham ni Juan, Kabanata 4, Talata 20. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. DZXL 558 RMN Manila Extra Large sa serbisyo publiko. Eli Saludar, RMN Centro Serbisyo. Okay, oras na po natin, 10:45 na po ng umaga. Okay, dire-diretso tayo. At kahapon, partner, di ba, nagsimula na yung pasukan, lalo na po sa mga pampublikong paaralan dito po sa ating bansa. Oo, so, kahapon. So, marami pa rin mga problema. Eh, syempre, partner. Pero all in all, sabi nga daw po ay sa PNP din, matahimik naman, partner, o mapayapa yung opening ng classes ng public schools. Uh-huh. Pero sa mga eskwelahan, partner, yun, problema pa rin. Ayun.
Okay, so mga kasama, talagang ganyan. Pero alam nyo, may nako, may sa mga property partner, oh, may mga problema, may mga may-ari. Yun. Kasi ito, iniujok daw po ng Department of Finance, parang iniujok kanila, no? Yung ng DOF, ang mga local government units na taasan yung sinisingil na amilyar na po sa pamamagitan po ng pagtaas ng valuation ng mga lupa at iba pang real property. Grabe naman tong DOF na ito, no? At sa isang pahayag, sinabi po ni Bureau of Local Government Finance Deputy Executive Director Jose Arnold Tan na makakalikom daw ng 23 billion pesos ang mga lunsod sa pamamagitan lamang ng pagtataas ng halaga ng lupa at iba pang real property dahil sa ang pagsingil sa amilyar ay batay sa lupa. Nako, Diyos mayo. Pabigat ito sa mga ano, may mga property. Wala, ikong inahabol dyan, partner, yung bago, merong ano, dyan sa Quezon City. Sa atin, oo. Meron sila dyan na promo na bago mag-Marso, may 20% discount. Oo. Kaya, kaya ako, December pa lang, nabihan ako na. Oh, at least makakatipid-tipid ka, partner. Discount ka na nga, 20%. So, ito ho, pero sa totoo lang, meron din naman kasi na iba, bibili ng property, partner, tapos i-declare nila yung valuation napakababa. Ah, yun na. Ganyan na. Pero pag ibibenta na yung property, ibibenta sa taas iba o sa gobyerno, ang taas na. Taas na. Mm-hmm. Kaya nga, partner, sabi lang, maganda raw talaga ang ano eh, negosyo din sa property. Investment. Oo, investment. Patas ibenta mo, taas na ano nun. Ayun. Presyo. So, yun ho, no? Sige, tingnan natin. Kamusta naman, dapat, partner? Dapat ginawa nila yan nung sana, yung mga ami-amilyar na yan, bago mag-eleksyon. Oo. Para nalaman ng taong bayan yung tunay na kulay, di ba? Kung sino. And the partner, hindi ba mag-ano dito? Siyempre, magbibigay din ng kanilang dipagsang-ay ng mga may-ari din naman ng ano, property. Oo naman. Eh, di ba? Tataasin mo agad. Lalo na, ang pinaka-grabe ho dyan, paano yung mga halba, retired na? O wala nang, siyempre. Wala nang income, pension na lang. Oo, umaasa diba? Na lang. Umaasa na lang sa pension. Eh, yan po ang pinaka-matindi ho rito, no? Eh, kapag ganyan, dapat, kung ganyan, bayaran ng amilyar, dapat mag-squat ka na lang. Wala kang babayaran ng amilyar, di ba? Parang ganyan eh. Libre lahat. Libre lahat. Oo nga. Tapos, pag nandun ko sa area na yun, pati kuryente, libre. Naka-ano, di ba? Nakatap eh, oh. So, yun ho, ah. Sana pag-aralan mabuti po ito, ah. Ng ating pamahalaan, lalo na po yung mga lokal na pamahalaan. Kaya, yung ating mga kababayan, eh maging mapagbantay po tayo, ah. Kung ano na lang, partner, na iisip nila, no, makahanap lamang ng income ang ating gobyerno talaga, yun, ang mga lungsod. Siguro sa ibang paraan yung mga makasasama, katulad dito yung sa Sintax. Sigarilyo. Ah, di ba? Yung alak at sigarilyo, makakasama sa kalusugan. Oh, sige. Sigurado mababawasan po yung maninigarilyo at iinom ng alak eh. Kaya, partner. So, mababawasan din yan, pero hindi maawawala. Oo. Kasi may mga tao talaga na addict na po. Bisyo na eh. Addict na sa sigarilyo. So talagang hindi na yan. Kaya wala silang pakialam kahit na magkano pa yan. So ganun. Sa ibang bansa, ang mahal-mahal. Sa Amerika lang, partner eh. Okay. Mahal-mahal ng sigarilyo. Pero meron pa rin. Meron pa rin. Pero sa kabutihang bala, de siyempre, yung kukunti ho ang, ano, ang maninigarilyo, mas mababawasan yung nagkakasakit. Oo. Yun lang. Ayun. So may ahabol siguro yan, no? Wala ba tayong update sa ano, sa Senate? Yung merong ano eh, 'di ba, may joint oversight committee ano, yung sa ano, sa assessment sa 2019 midterm elections. Midterm elections. Ano ba ang update doon ngayon sa Senado? Sige, tanungin natin mamaya 'yung ating kasi na-interview ko dito si Senator Coco Pimentel June 4 eh. Ito joint ito kasama yung sa Kamara at sa Senado, Senado. Para i-assess lang yung nagdaang eleksyon para alam nyo ho malinaw mga ganyang din assessment kasi para sila oversight committee po sila para malaman ano ba yung mga naging palpak. Hindi yung kanilang investigation, hindi dahil sa kung may nagkaroon ng dayaan o wala, kundi bakit nagkaroon, hindi pa nagsimula. Wala pang update. Wala tayong ano ron, hindi yung reporter natin, Senate reporter yun. Okay.
Ah, may coverage din sa GSIS. Mm-hmm. So, may press ko ngayon sa GSIS eh. Oo, oh, partner. Hmm, tinext ako eh. Sino ba yan? Okay, samantala mga kasama, o yung mga teacher ah, hinay-hinay lang kayo at tayo gusto natin talagang tumaas ang ano, no? Ang oo, sweldo ng teacher. Very deserving po ating mga guro. Kanina, kinomentary ko na yung partner. Oo, yung kaninang program mo. May reaction na at yun o. Sito, si ano, si Arman ng Subic, Zambales. Ayan, oh, sabi niya ay... And ayan, okay naman talagang yung teacher eh, talagang maraming ano. Mm-hmm. Ah, mabigat ang kanilang responsibilidad, partner. Alam nyo, kapag ang teacher eh sapat talaga at maganda yung ano, pasweldo sa kanila, benepisyo. Nako, ganado magturo mga yan. Oo, pagka hindi, partner, nako. Kamaibunto ng Di naman siguro. Yung iba naman talagang kahit na gaano kahirap, partner, kasi passion niyan eh. Of course. Ah, yung talagang nagtuturo na talagang alam mo, ang hirap kasi sa pagiging teacher. Oo, partner. Pag-uwi mo sa bahay, may hindi pa tapos ang trabaho mo eh. Oo. Hindi pa tapos ang trabaho mo. Pamilya mo pa. Oh, dire-diretso pa, tsaka nagpe-prepare ka. Oo. Lesson diba? Plan, mm-hmm, partner. Yes, oo. So, dire-diretso. Ano, partner, nag-observe ako niyan eh. Talagang tinignan ko yung trabaho ng isang teacher sa mga bata, lalo na yung mga nursery, yung maliliit, partner. Ay, hindi, yung nakakasunod pa pala yun. Yung palang mga high school, partner. Siyempre, may mga barka-barkada na. Minsan, nagtuturo si teacher, hindi talaga nakikinig yung mga estudyante. At tapos, iba-iba ang ugali niyan. Partner, pakikisamahan niya ni teacher. Kaya, hindi lang partner yung sabi nga, makapagturo ka, yung pakikibagay din ng isang teacher sa kanyang mga estudyante. Kasama yun, di ba? Yes. Yung mahirap. Okay. Mm-hmm. Yan, yung teacher. Okay, samantala mga kasama, ang oras na natin, 10:53 na po ng umaga. Oy, yung mga kababayan natin ha, na gusto pong magpunta sa America, partner. Mm-hmm. Yan. Nako, maghihigpit lalo sa pag ano. Yung sa visa, US visa, oo, partner. Oo, sa requirements nila dyan, sa America. Kasi ang gagawin ho, ihingi na rin po ng yung inyong mga social media account, pati email, mm-hmm, lahat pati yung telephone number mo sa nakaraan, mm-hmm, aba, nagpalit ka ng number, so hihigpitan talaga nila. This is for ano naman, safety ano naman. Para sa ano security, naman, oh. Security. So, eh grabe ho, kasi malalaman dyan na kung sa social media, eh loko-loko ka, oo, eh hari ka o reyna ka ng fake news, tapos ka dyan. Hindi ka po. Oh, hindi, pwede nila, imbisigahan nila yung partner. Eh. Mm-hmm. Oh, hindi na maganda. Oh, yun din ang kagandahan at kung sa social media, kung saan ka nakakiling. Ayun. Sa mga komunista, sa mga terorista, kung saan naman. Diba? Oh. Makikita ron eh. So, maaaring isa rin yan sa gagawin pagbatayan. Pero, wala ka namang ano, di ba? Problema, partner. Oh, eh. Wala naman. Oh. Pero alam mo, talaga ang social media, dapat pang ano lang yan eh. Yung sa social media, ano lang yan eh. Iwasan natin dapat yung mga issue po sa politika dyan eh. Ah, oo. Pang personalan kasi... Pero yung talagang sa social media, partner, payabangan lang yan eh. Bakit, partner? Oh, yung mga nagpunta sa kung saan-saan lugar, ipagyayabang tapos biglang may mako, yun, nakakaingit naman kayo. Di ba? Ako hindi, partner. I take it ano, as a positive. Hindi, yung iba. Oo. Talag, na magpunta may friend ako, bawa, nagpunta yung isang, ikaw, partner, punta ka ng Japan. Hmm. Titignan ko yung mga lugar na pinuntahan mo. Kasi feeling ko naman nakarating na rin ako sa lugar na yun, di ba? Hindi, depende sa kanya-kanyang pagtanggap. Pero karami talaga, partner, na iinggit. Hindi, pero yung iba naman kasi talaga ang ipinagyayabang. Okay. Eh, may pagyayabang naman, partner. Hindi, iba. Yung iba, inutang. Credit card eh. Ay, punta kami ng Europe, ha. Pero pagkatapos ng biyahe, kandara pa sa pagbabayad eh. Diba? Yung mga ganon. At least, sabi nila partner, at least nakarating. Hindi, pero okay po yan. No? Kanya-kanyang pamamaraan yan para magbigay po ng kasiyahan sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Okay po ito. Wala pong problema. Kaya nga tinawag social media. Ang social media partner ay ano daw yan. Karamihan, sabi na ito ay binubuo ng mga balita o chismis. Yung karamihan ng mga nagsosocial media, chismoso at chismosa. Hindi, pero dapat nga hindi. Oo. Talagang dapat social media, yung social life. Ibig sabihin, punta ka ng ganitong lugar, okay yan. Okay.
Yung mga kaibigan mo na matagal mo hindi nakikita, kamustahan, tapos yung mga batchmates. Picture, oh. Yeah, makikita, ay, ganito na pala itsura nito. Oo, oh, tumaba pala ito. Tumaba na ito. Ay, naku, tumanda na pala ito. Oh, tapos eh, bigla sa'yo, ay, naku, bata pa rin ito. Oo, walang pagbabago. Sabi, ay, naku, ang ganda-ganda nito. Ano, ano kaya ang cellphone nito? Tapos si PM mo na. Hoy, ano ba cellphone mo? Ah, masyadong ano, ano bang ano, ang ganda. Oh. Ang ganda mo sa picture ah. Pag nakita lang tayo last week, hindi ka naman ganyan. Ganyan. Pagtingin mo sa, ay, makeup plus pala. Parang ano, parang mannequin na, di ba? May mga ganyan, di ba? Aray ko. Minsan kaya, yung partner ako nagaganyan eh. Hindi mo na nakilala yung sarili mo sa ino-over mo na yung makeup, di ba? At sa social media partner, marami rin mga fake account. Ay, marami partner. Kaya, iba. Gamit pang bash. Yung matatanda mo, yung sa Cebu ba yun, yung sa Dalagita. Oo. Yung isang lalaki, di ba, meron siyang fake account. Oo. Gwapo. Gwapong-gwapo. Oo, oh, talaga diba? Nga. Kaya yung Dalagita, eh parang eh, ganyan ba, gwaping to ah. Nag-date sila. So, sumama. Eyeball nung partner. Oo, nag-eyeball. Oh. Nung nakita, oh. Eh, nagulat. Tapos yung lalaki, parang na-insulto, di ba? Di ba kinukwento niya? Yes, yes. Para siyang na-insulto. Oh. Kaya yon pinatay niya. Di ba? Yung mga ganon. Kaya, oh, ingat-ingat din po sa social media. Ay, ako, partner. Pero marami rin nagkakatuluyan dahil sa social media, partner. Pero may mga nakakainis naman sa social media. Parang lahat ng ginagawa mula pag-gising, lahat yan, pinopost eh. Hanggang pag-toothbrush. Oh, lahat. Oh. Pati pagkain na ganito, kung ano-ano, lahat. Eh, so sabi mo, partner, social eh. Hindi, pero parang lahat na lang eh. Ha? O, kulang ng, na lang yung mga kung ano, mga pribadong ano eh, diba? But partner, sabi ng PNP, huwag kayong magpo-post pag magbabakasyon kayo kasi yung mga magnanakaw, nakabang. Oo, hindi. Kasama na. May social media account din yung mga yan eh. Oo. Oo, pero hindi. Ay, may nakalagay, ATM, diba? At the moment. Ibig sabihin, talaga nando ka ngayon. Yun ho, mga kasama. Nag-coffee ka lang ng tiga 100 pesos. Yung mga Ayun. Tinost mo na, partner. Ganyan. Hindi, okay naman. Kasi kanya-kanyang ano yan. Kanya-kanyang, kung yan ang iyong kasiyahan, okay pa yan. At importante rito, masaya ka. At wala kang tinatapakan, wala kang piniperwisyo na kapwa mo. Ayun. Basta maganda. Alam mo, yung ganyang social media tulad doon yan, ay malaking tulong yan, ha? Lalo na, halimbawa, OFW ka, partner. Diba? Eh, dati, ako, naranasan ko kasi yung tatay ko, OFW eh. Kapatid ko ngayon, partner, OFW. Nakapag-video noon, call. Oo. Palitan ng sulat eh. Oo. Tapos, meron pang cassette tape kami noon eh. Wow, partner, napaghahalata tayo ah. Hindi, no, yung tatay ko kasi, ano, 10 years siyang sa Saudi Arabia. Tapos, so, ganun ang palitan. Ngayon, hindi eh. Dahil pa ilang araw pa yun bago makarating. Oo, isang linggo. Oo. Tapos, pag mag, ano, diba, pakinggan mo yung tape, nasasagutin mo. Oo, cassette tape pa nun. Cassette tape pa, yan. As padadala ulit, tapos ihintay mo ulit yung sagot. Tapos doon, di ba, yung bago pa yan, may mga telegrama pa dati na bawat letra binabayaran eh. Tapos yung daming ano, stamp. Puno na ng kaya stamp. Kaya paiklian ng ano, ng telegrama. Uwi ka. ASAP. Nanay. Patay na. Mga ganun. Yung mga simple-simple, di ba? Napaka, talagang ano. Talaga, pero ngayon, partner, dito po dahil sa social media. Yan. Oy, mamaya video call tayo ah. Oo. Okay, pag ano, kumusta? I-ano, libre. Oo. Iba-viber mo lang sa messenger. Oy, ito yung mga ginagawa na may post, video, yan. Ipa-post, litrato. Napagaan ang buhay. Yun lang ho. Pero pag sumobra, naabuso, yun lang. Nakasasama. Yun. Tama. Gamitin sa maganda po. Yun ho. Ah. Kaya yung sa US Embassy natin, mag-apply po ng US visa. Kasama na ha. Kasama na ang social media. At sa kabilang banda naman, partner, yung sa South Korea, luluwagan po nila yung pag-i-issue ng visa sa mga Pilipino. Ah, okay. Yung mga siguro, naman. Babawasan nila yung mga sangkaterma na requirements. Yun ho. Para palagay ko mas marami na siguro nainggit yung South Korea sa Japan. Oo. Oh, oh. Ang dami mga Pilipino pumupunta sa Japan eh kasi ang luwag din ng Japan eh sa mga turista ngayon. Turista. Okay, partner, wala tayong oras. Partner, bukas pala holiday, no? End of Ramadan, wala tayong SSS. Wala tayong SSS bukas. Kaya anyway, samahan niyo pa rin kami bukas po sa ating programa. Maraming salamat. Ako po ang inyong Radyo Man, Jenny Pahilanga. At syempre mga kasama, bago tayo magtapos, eto ho muna
At nako, yung pamamaga na may kasamang kirot, nako, yung sakit ng katawan at baka may naramdaman kayo ha. Isang Tum Plus Herbal Capsule na po ito. Ito po yung tagline na anti-inflammatory properties na tumutulong na tanggalin ang pamamaga at pananakit gaya po ng arthritis, sinusitis, prostate enlargement at iba pang inflammatory diseases. Santon Plus Herbal Capsule na kung garantisado, epektibo, mabibili po sa butika at ngayon available na rin po sa South Star Drugstore Nationwide. Hanapin lang po ah, yung may tatak na Doc Samaritan. At ito pa ho, ah, yung kung may problema ho kayo sa erectile dysfunction at impotence, eto, naku, huwag ka rin mag-alala. Dahil meron na pong Turbo Food Supplement for Men na matutulong para ibalik ang sigla at lakas ni Junjun. Yun, subukan at uminom ng Turbo Food Supplement for Men. At ano to, may clavo waska. May natural herbs na magbibigay ng saya na walang kapantay sa Turbo. May lakas na walang katulad. Turbo Food Supplement for Men. Pabili nga po sa butika. Dito rin po sa DCXLR Men, 4th floor, Guadalupe Commercial Complex, EDSA, Makati. Okay, maraming salamat. Ako pa rin yung Radyo Man, Eli Saludar. Ang oras na natin, 11:02 ng umaga.